Schools laban sa Bren Esports. And excited ako sa Atlas pick kasi okay. Nung unang beses na nilabas ng Bren Esports yung Atlas ni Lusty, sobrang gumana para sa kanila because of the counter-engage na pinoprovide dito ng Atlas with the Fatal Links na pag pumasok dito si Johan, pag pumasok dito si Sylvana, ikakaday ng ginto lang yan. Kasi baba to, tas makuwambo-kombo dito ng Bren Esports. It's the Grand Finals! Rob Teezy, game number one. And I like yung ano ah yung setup dito ng Atlas ha? Since Ruby DD is the only one na meron ditong Purify, so that's gonna be pwede nating sabihin an easy fit para sa isang Fatal Links dito ni Lusty. And I may say ang unang susuntok talaga dito Reptar is gonna be the Burmese Gold. Kung makikita mo dito, maybe already trying to invade here the purple buff ni Carl TZ. Yeah, and I'm actually happy na hindi pumina, rarely makita natin ng si Sylvana pagpili ng isang Purify, but then because of the lineup na kalaban niya dito, Purify would have been a good skill for him. So masaya ako na wala siyang Flicker. Pero niyo, Flap TZ and Few makakombo dito si Maybe, pero hindi na siya magbibitas. Makakatakas pa siya. Kid, nakatulong naman siya. So Bren Esports still trying to get control in the mid lane and trying to get control of the waves. Doon mo makikita yung ano eh, yung effectiveness ng isang Basha, no? Oh. Kumbaga, ang bilis ng responde. Nakita niya na na Maybe was trying to invade, then kinow nila kagad just by rolling in, papasok doon. Parang nagiging 4v1 na kagad yung laban doon. Uy, bagong bedroom na naman. Parang they're just leaving Rebo out on the early stages of the game. And that's how good yung pick ng Basha dito. Not only yung the one purpose ng pang-cancel ng mga regeneration katulad nitong kay Bino. Yeah, and Flap TZ shouldn't have that much of a problem kalabanin nitong Yuzhong sa lane niya, pero dapat hindi siya masyado mag-over-rotate kasi may iwan yung mga minion waves dito. And as we see kanina, medyo nasa level deficit nga dito si Baksha ni Flap TZ. Pero of course, kilala na natin si Flap. Makaka-recover yan. Hindi yan malaking problema para sa Bren Esports. Oo. We've seen him play. Pero gusto ko talaga yung mga ikot dito ng Bren Esports. Pero so far, in terms of the gold, dikit pa rin naman to. Mukhang magkakaroon tayo ng first scrimmage natin once the first turtle is ready up. It's just right now. And I may say, libre ang farm pa rito ni Carl TZ. Oo, Few and Flap pumunta sa bottom lane. And gusto ko yung rotation na to galing fake kay Few. Kasi yun nga, nakabawi na tuloy dito si Flap TZ dun sa wave control in the bottom lane. Alam ata ng Burmese Ghouls. And para alam nyo rin, sobrang importante dito ang pag-rotate ng Bren Esports, which we might see the first big clash of the game as the turtle get started out by Bren Esports. Si Flap TZ gumulong na, pero na-force out na nga yung Black Dragon form dito. So hindi masyado makakadisrupt si D kung gusto pumasok ni Carl TZ. Pero sa likod, si Carl TZ ang mahuhuli yata. First blood mapupunta sa Burmese Schools, pero okay lang yan. Nakita na natin to dati na kaya pa naman makaka-recover ang Bren Esports. Walang imposible, walang duda. Pero si Flap TZ naman ang ata mahuhuli dito ng Burmese. Pakatakas ba siya? Good save by Few gamit ang kanyang the second skill. Yes, the Guiding Wind ngayon, Reptar. And we can only say na that was commendable as well para sa Burmese goal. Ang ganda ng pag-zone out doon nung dragon ni D. That's one of the reasons kung bakit hindi nakatulong yung si Flap TZ doon sa may purple buff ni Carl TZ. And yung huli doon sa may Imperial Justice was just right on cue. And that's all because si Maybe is providing vision doon sa may buff na yun. And unfortunately, it was Carl yung na-pick off and a turtle was secured by the Burmese squad. Oh. Pero eto na lang yan dito, Reptar. In terms of winning condition, alam natin that Oy, maraming salamat sa pag-share, Betlog. Alam natin sila yung susuntok. Sila yung malakas talaga on the early game. As per Bren Esports, this is a very scaling type of lineup. And we all know na once Carl TZ hits its power spike, na yung sumakit na yung kanyang Blazing Duet, and Rebo got enough orbs to sustain dito yung mga members ng Burmese Gold. I may say, we could be able to win from there. Oh, maaga pa naman eh. Pampang late game tayo guys, pero hindi naman sa sobrang kailangan natin maghintay at si Rebo ano huli doon. Eh, kailangan gawin ng Burmese Schools kasi masyado nila napabayaan si Kuya Rebo doon eh. Mm-hmm. Ang ganda na nga ng bawas ni Rebo doon sa top lane tower doon kasi yun nga nag-rotate si Ruby Didi yung Harris para makatulong doon sa first turtle take. Pero Bren Esports still taking it easy. Hindi pa naman masyadong malaki yung gold lane dito ng Burmese Schools. So guys, easy lang. Kaya pa natin to. A circling eagle ginamit dito ng Few. It could be the first kill para sa Bren Esports. Isa para sa Bren Few. Napitas
ang Jawhead ni Maybe. Yun na yun eh. It's actually yun talaga yung pauulit-ulitin na gagawin ng Jawhead doon. Just to give vision to pahirapan dito si Carl Lisi to get his buff. Meanwhile, on the top lane, this might be the first turret na mababasag dito for the side of the Primus Gold. And so far here, Reptar, in terms of gold, 1,000 lead. Given naman yan, sila yung unang nakakuha ng Lord. Pero sumasabay dito, in terms of rotation like, dito, yung mga like prominent from Ren Esport. Pero ito kasi yan eh, hindi pwedeng ibigay natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isang malaking bakbakan, si Kate papasok dito, si Fina babawasan na. Pero Ren Esport, lumalaban pa, that's gonna be a kill for Backshot. Flap TZ, dun sa likod, si Rebo as well. Maybe yung target nila dito, Black Dragon Form, ito na si D. That's gonna be kill for Rebo, dalawa na wala sa Burmese Goose, isa lang para sa Ren Esports. Flat TZ lumalabas pa, ginagamit ang shield unity para makatakas, pero andon na nga ang Burmese Goose. As Flat TZ and Ren Esports, pinufocus nila yung pagong, sino makakuha dito, saan makakuha ng Bren. Retribution secured by Flat TZ. Got the Fatal Links ang ginamit na nga ni Lusty dito, at si Carl TZ nakaka-free hit, pero masaya na dyan ang Bren Esports. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Oo, not only the turtle, Reptar, nakuha din nila doon si Ace. Medyo naging awkward yung position doon nila Flap TZ together with Dribo. Pero that's all. Okay lang yun. Kahit napitas pa nga doon yung Basha. Kasi napatay nila doon si Ace. Meaning to say, medyo nakabawi tayo doon sa jungler ng Burmese Gold. And we've also taken down doon si Maybe. So ngayon, in terms of scaling, dikit na ngayon ang goal dito ng dalawang team. And so far, Burmese Gold, since they are the one talaga na aasahan mo on the early game, nasasabayan ng Bren Esports. And si Rebo dito, hindi makakatakas na huli siya ng Imperial Justice, pero okay lang, Bren Esports. Alam naman nila, parte lang yan naman ng laro. We got this. And pinapakita naman ng Burmese Gold sa respeto nila kay Bren, kasi especially kay Rebo eh. Isa siya sa pwede mag-comeback dito para sa Bren Esports. Flap mahuhuli sa baba, na huli din sa taas si Lusty. Pero, don't worry, Carl TZ, one half of the TZ Brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ang mga viewers natin, late game lineup tayo, tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli! Si Ruby DD, shutdown sa hari. Oo, pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the Circling Eagle dito ni Pew, going on to Dragon ka ba? Pero yung dragon na pop niya rito, and mukhang hindi pa enough yung damage yung mga tropa natin sa main, as Carl TZ on to the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade. 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari. Pero Bren Esports ang lalaban. Lastly, ginamit yung second skill na huli doon si D. So, 1-for-1 trade or 2-for-1. Napitas din si Few and napitas si Carl TZ. Favorable trade yun para sa Burmese Goals. Pero huwag kayong mag-alala kasi tignan nyo pa ang gold. Hindi pa masyado malaki yan. Nakakasabay ang Bren. Nakaka-farm dito si Carl TZ. Na wala na yung maliit na problema na Bren, na masyado sila nag-overcommit sa rotation, na nawawalan sila ng gold. Mataas pa yung gold ng Bren Esports actually for what happened. Tignan mo nga, si Rebo, nagsisplit po siya top lane. Kahit makuha to ng Burmese Ghouls, I think this is still gonna be an okay situation para sa Bren Esports. Oo, ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Carl TZ, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap TZ once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese Ghouls. And Kid barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palagpalag ang Burmese Gold. D with the Black Dragon form, Carl TZ, laki na bawa sa kanya, pero si D ang mag-fatal links. Few umiikot with the stun of D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong. Good stun and good response para sa Burmese Gold, pero ang Bren Esports na si Few lang ang nawala, and still, Bren Esports still have a good... hindi naman masyadong malaki yung gold swing. Yung tore, dalawa lang. Muntik na nga mabasag yung tore sa gitna at sa baba. So still, Bren Esports kapit lang. And of course, kung matalo naman man dito Bren Esports, nakita na natin, may game 1 download yung Bren na yan eh. Yes. Hindi yan mawawala yung game 1 download natin. Oo. Pero ito, Reptar. Ayun, meron winter trend na ngayon dito, si Rebo. So that's gonna add him na mas mabubuhay na siya during team fight. And mas marami na tayo makikita ngayon dito ng mga 5v5 situation. Na which in, yun yung isa rin sa power spike ng Bren Esports. Eh. They have this Lusty on the Atlas with the Fatal Links. Nakita natin dito that the only one na may purify, it's gonna be Ruby DD. And for sure, once na makahuli tayo dito, like 2 or 3 members coming from the Burmese Gold squad and a good Blazing 2 win,
Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon can be lusty. Pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa Bren. Bren Esports, nagsisone out lang. Tinitignan nila kung kaya nila lumaban doon. Pero in the top lane, since nagpapapush dito, si D, kailangan niya, kailangan na mag-responde dito ang Bren Esports. And now, Ruby DD, nakakuha lang siya ng Holy Crystal. So mataas na ang damage ng Harith na to. Pero nakakasabay naman ng farm dito si Carl Tizzy. Burmese Ghouls, malaki na yung lead nila, pero Bren Esports buhay na buhay pa sa laban na to. Dahil nga doon sa Winter Transition na pinick up ni Rebo, Carl Tizzy nakaka-farm pa rin. Okay pa, kaya pa to, malapit pa ang laban na to. Yes, kailangan lang talaga dito is just to hold on for the side of Bren Esports, find the right trade-off. Oh. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad yung nangyari kanina kay Lusty, wherein na ejector sa doon. But now, the Imperial Justice na ginamit dito, pero lumalaban ng Bren Esports sa shutdown para kay Carl Tizzy. Si Carl Tizzy buhay pa rin. Tingnan mo, the Wonder Kid! Inahabol dito si Maybe. Mapipitas mo siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan, hindi na kailangan natin habulin. And Bren Esports with a good trade-off, 2-for-1. Akala ng Burmese Ghouls masusurpresa dito ang Pilipinas. Hindi. Bren Esports, kami kanina pa kami lumalaban dito. Sinabi ko nga kanina, mainit pa yung daliri dito ng Bren Esports as yung unang lord ng laro natin. Tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Ghouls. Ito na ang dragon. Bren Esports, susubukan nila kunin yung lord. I-reset pa, pero si Maybe nafi-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Fini-free hit nga lang siya ni Carl Tizzy. And yung blazing duet, ace, double kill para kay Carl Tizzy. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the Tizzy brothers. Yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Ghouls. And let alone, sinubukan pa nga nila talagang steal doon sa Bren Esports yung lord na yon. This might not be a luminous lord. Ang pinakamaganda dito, Reptar, itong lord na to is makakapag-shove off since the first 10 minutes of the game is lahat ng mga minions or rather yung mga tore natin is nababasag lahat isa-isa for the outer and even the inner turret. So ito, medyo regaining map control para sa side. Even look at the graph ngayon. Ngayon pa lang nakakabawi ang Bren Esports even on the gold. So itong swing na to, malaking bagay to, Reptar. Oh, the lord the middle lane, mababasag yung segundong tore dito ng Burmese Ghouls. Bren Esports, malapit na sa third tower ng Burmese Ghouls sa gitna. And mukhang mapupush rin yung top lane. So yung map control, yung map presence, tignan mo yung gold swing, Kuya Rob. 3K na ang lead dito ng Bren Esports. Lumalapit sa 4K, tapat na sila sa tore. And mukhang makakaalamang pa nga ng isang tore dito ang Bren Esports. Burmese Ghouls, what you gonna do when Bren comes for you? Yun, talaga yun, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, look sila, at Black Easy, sila, zoning bottom out. Tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Sisit ka ba? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung Bren Esports naman. Muti ka na nga nabasag yung tore nyo. Si Maybe, papasok. Asin mo naman, Maybe. Pero sure kill yun para sa Bren Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. And Alter Ego, go. Sinabi nga dito ni Flap Tizzy, wala na nga yung alter ego dito sa M2 na damay pa ni Flap. I like to point out, though, that was a well-commended na guiding win. Munti ka na mamatay doon si Lusty, but given the guiding win dito ni Few, nakatakas pa doon si Lusty with the Atlas. And now, it's about yung winning condition of Burmese Ghouls after the early game. Medyo unti-unting nawawala. They could potentially get a pick off here, 1 or 2. Nakuha nga nila doon yung buhay ni Flap Tizzy. But it's all good, Reptar. Why? Look at the gold swing. It's almost 5,000. The map control is all about Bren Esports. And Carl Tizzy getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Oh, ito na si D. Papasok na yung hipon ng Burmese Ghouls. Pero saan lilipad yan? At Bren Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl Tizzy. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Transition committed by Rebo. D is gonna be next. And Bren Esports, Pilipinas, lumalaban dito sa game number 1. As dalawa ang nawala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng Bren. Meron tayong Carl. Pero meron din tayong Rebo na yung epekto na yun dun sa team fight na yun. Ang galing din ni Kuya Rebo dito. Oo. That awkward team fight tong doon sa may first lord. Nagresulta lahat dito in favor of Bren Esports. That swing
Look at that, no? Masasabi kasi natin dito during the meta na to, regardless na, na medyo nakalamang lang 3,000 or 5,000 lead yung kalaban mo, pero during the late game, once you get a shutdown, especially ang nakakakuha niyan is your jungler, ang laki agad ng mababawi niya. Look at the itemization ngayon dito ni Carl TC. Already has his DHS, nag-itemize na rin siya ng Athena Shield kasi alam niya, yun lang din yung nagbibigay, or yun lang din yung ano eh, masakit na damage dito eh, for the side of Burmese Gold. Hindi na nga masyado siyang namomblema rito kay Ace. It's all about Ruby, Didi, and as well with Kid, yung talagang na, damage from Burmese Gold. That magic damage was already been negated somehow here by the Athena Shield ni Carl TC. And now, Burmese Ghost, nakita natin yung ano, yung mahirap dun sa lineup nila na wala silang, other than the Johed, and maybe the Sylvana, wala silang masyadong pang-lockdown sa mga malikot na heroes dito ng Brenn Esports. Meron tayong Matilda, meron tayong Alice, meron tayong Claude. As Brenn Esports, lumalapit dito mo kami, bakbakan si Flat TZ ang mahuhuli. Si D, nasa zone out. Pero ito na yung Brenn, walang takot. D, naka-Black Dragon form. Pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa Brenn Esports. Mountain Shocker, ginamit dito ng Burmese Ghost. As Brenn Esports, lumalapit pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Reba. Mega kill para kay Carl TZ at tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls at malaki na nga ang lead dito ng Brenn Esports sa game number 1, Kuya Rob. That was a perfect teamfight coming from Brenn Esports. Nagsimula yun, of course, inunahan ng Dragon yung Onity. Pero kasi ang ginawa dito ng Brenn Esports ayun, is that pinocus nila yung Dragon while it's on Black Dragon form. Oh. Then, number 2, hinayaan nila si Flap TZ doon sa harap to soak up the damage na magagaling from the damage dealer here ng Burmese Ghouls. And from there, si Ribo just right on cue eh nag-winter truncheon siya while nakabukas yung kanyang flowing blood in then curse of blood and lahat-lahat na in terms of the AOE natunaw yung mga members dito ng Burmese Gold and I may say lagi ko tong sinasabi that ito dito na itong lord na to posible might actually be the nail on the coffin dito ng mga tropa natin from Myanmar. 1-0 nyo na yan Brenn Esports, ang ganda ng lead nyo, hindi na hinto ng Burmese Gold dito si Carl TZ and Mr. Most Decorated sa buong mundo, si Ribo. Ang ganda ng galaw niya dito sa Grand Finals natin. Nakita talaga natin yung ano eh, yung experience dito ni Ribo. Yung ano, yung ilang taon na siya naglalaro ng Mobile Legends, yung mga ginagawa niya, parang ano eh, experience mo lang yan makukuha eh. Hindi yan talent eh, yun yung skill talaga na after years of playing so much Mobile Legends, yung na-perform dito ni Kuya Ribo. It's really waving a Reptar as the tower here on the top lane dito ng Burmese Gold ay mababasag na. Pero si Flat TZ will be zoning out the members here ng Burmese Gold. Brenn Esports, disiplina lang, focus lang yung mga tore dito, going for the jungle control as well. Tingnan mo nga, hindi sila makadepensa ng mga tore, isang tore na lang ang nakatayo dito para sa Burmese Ghouls. As Brenn Esports, pinofocus na nila, mukhang makakadefense ang konti dito ang Burmese Ghouls. Pero pare, ang daming nawala sa inyo. Oo. Oh, oh. Ang daming nawala naman dyan, Burmese Ghouls. Alam mo, ang nagiging problema ngayon dito ng Burmese Ghouls is yung hero ni Ace. Yes, YSS is strong on its own, pero kung hindi ka naman makadikit, hindi mo naman ma-maximize yung passive mo to be able to deal so much critical. Kung baga puro long range ka lang eh, kasi walang humaharap para dito sa side ng Burmese Ghouls. Itong si Maybe, baka, pero hindi nga niya kaya, pero dahil merong dalawang tanke dito ang Brenn Esports, nagiging imposible para dito kay Ace na dumamage, para mag-provide ng enough dito sa side ng Burmese Gold. Kaya ang ginawa dito ng Brenn Esports, sobrang talino na ginawa nila. Parang nag-itemize sila, para lang dito kay Ruby Didi, para lang dito kay Kid. Kasi dito si Ace, siya yung dating gumagawa ng plays, pero wala ngayon yun. Yeah, na sobrang nahirapan dito yung Isan Chin, hindi natin masyado nararamdaman. Although may effect naman siya sa laban, it's just that the burst damage, again, at saka yung control na nilalabas dito ng Brenn Esports na overwhelm ang Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang, ha, matibay yung naman yung ano eh, yung mga Brenn Esports natin, yung mga boys natin dyan eh. Kasi meron tayo Matilda eh. Na, ano eh, yung mga tore natin, alam mo gawa ng ano, ng mga tore. Ano anong semento ginamit yan? Yung hindi ko masabi, pero kung may semento man na hindi bastang natitibag, yun. Kuya Reptar. Yung ano, yung gliding eagle cement ni Matilda. Gliding cement. Gliding eagle cement. Gliding cement. Pero kasi, I mean, ano ba ang pambansang ibon ng Pilipinas? Yung agila. Agila. The Philippine eagle. The Philippine eagle ngayon ay hawak ng idol ng mga kids, of course, si Fiu. So, kung mapapansin mo nga eh, yung hindi nga takot pumasok tong Matilda na to eh, even on the team fights eh. Ganun ka-confident ngayon dito yung mga tropa natin from Brenn Esports. Yung lamang dito, just 6,000 lead. Pero ngayon, mapapansin
mo, Burmese Ghoul, hindi nga sila makapag-face check dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. Oh. It was Lusty all over again. Oh, double fatal link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing the wet as well. Gliding wind para kay Cartesi. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for few. Ang daming skills na pinapataw. Pero si Ruby Didi ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops si Immortality. Nahuli si Ruby Didi. Ang dalawa na lang ang nawala dun sa Burmese Ghouls. Pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Ghouls. At tingnan mo naman ang Friend Esports na shoutout si Cartesi. Pero meron naman tayong Flap Teasy. Si Ace pinato hata doon. And Maybe is gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa Brady Esports. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila tapusin si Ace and Maybe na lang din mo yung defensa. Pero tignan mo naman dito si Rebo. Tignan mo naman si Maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan. At game number one ay mapupunta sa Pilipinas. Tignan mo, flex yung flex Rebo. Hindi yun stress, pre. Flex. Flex lang. Oh my, Reptar. I may say, whenever Brand Esports, I don't want to jinx it. But oh, most of the time, huwag natin ni jinx. Pag ang Brand Esports, they got their groove, nagtutuloy-tuloy. But this is a very good start para sa ating kupunan dito sa team ng Pilipinas. Tignan mo naman ang recovery ng Brand Esports. Nabano na naman tayo eh. Nagulat na naman tayo eh. It's like, guys, ano nangyari sa Brand Esports sa early game? Medyo na ano tayo ng Burmese Ghouls ha? Pero sabi ng Brand Esports, easy lang kayo dyan. Oy, marami salamat sa pag-share, Betlog. Kalma lang. Trust in the process. Trust in the process. Yes. Trust in the Cartesi and the Flaptesi and si Rebo as well. The whole team. Again, nakita natin yung ano, pinakamagandang recovery na ginawa ng Brand Esports dito para makabalik. Kasi hindi ano ha, no joke yung lineup ng Burmese Ghouls. Mm-hmm. Pero ayun, again, Brand Esports, naalala lang nila yung ano, yung winning condition nila. So, one game. Mm-hmm. That's number one for the Philippines. Yes. Nagigets ko yun eh. That's one of the reason bakit sinasabi ni Reptar kanina na okay lang yan during the early game kasi the winning condition talaga, Burmese Ghoul talaga ang mag-i-initiate. Sila talaga. Oy, maraming salamat sa pag-share, Bedlog. Nakita natin yan. Maybe, lagi siyang doon namamatay pero he's actually doing his job. Ayun, talaga. Like, kailangan niyang gawin yun. Kailangan niyang maging over-aggressive doon sa jungle mismo dito ng Brand Esport. It's just that, ako masasabi ko dito, Flap TC, ang dami niya naging patay dito, pero he's actually one who's taking most of the damage na ibinabato ng Burmese Ghoul. Kumbaga, siya yung literal na humaharap, nilalapag niya yung revitalize niya and just taking everything. Kasi mas gugustuhin mo as an Atlas na may isa pang nakaharap sa inyo. Eh. Oh. For you to be able to land. Kumbaga, using an Atlas, ayaw mo laging ikaw yung biglang tatalon, getting the fatal links. Kumbaga, basang-basa yun eh. Pero if you have someone like Flap TC, then suddenly, then Lee, papasok siya yung imamab eh dito ng Burmese Ghoul. Then from there, nakita natin yon Lusty getting 2 or 3 members from the Burmese squad. Then from there, Cartesi is always on point in his positioning. Tama yan, Guero. Mula doon, papasok si Rebo and the layering of skill, ganito kasynchronize ang team ng Brand Esports right now. Oh, ang lakas ng tama mo dyan, Guero. Malakas na tama talaga yon. And again, nakita natin yung epekto dito ng Atlas pick. Na si Lusty, minsan, ano eh, most of the time, defensive Atlas talaga yung laro niya. Na oo, naghahanap siya ng pick-off. Yung sinasabi natin sa mga Atlas natin dyan sa mga game ranked games natin na pre, set up ka naman dyan. Sabi dito ni Lusty, hintayin lang natin pumasok yan. Yep. Sobrang nakakounter at nawawala yung ano, yung pwede gawin dito ni Sylvana pag pumasok siya. And going into the item build, 19 to 15, the kill score, close to 20 minutes ang mga laro na to, yung laro na to. And sinabi ko to sa iyo, Kuya Rab, kanina, na I won't be surprised if none of the games sa laban na to ay umabot or lumampas sa 20-minute mark. And so far, for game number one, tama pa rin. Buwan, nagkakatotoo nga yung sinabi mo kanina. Mm-hmm. Pero ang pinakamaganda rito is ang ganda ng start ng Brand Esports. And given sa ganitong sitwasyon, Burmese Ghoul, ang tanong, edigi lang ba ang rason kaya kayo nanalo sa Brand Esports? Kung ganun talaga yung rason, Burmese Ghouls, Burmese Eagles kayo dyan, ha? Mukhang kasi huwag nyo kalimutan, Brand Esports, madalas na nila nakakalaban yung Quago na yun, eh. Ay, oo. Sobrang, sauna sila sa case sa DigiPick. Alam na ng Brand Esports paano counterin yan. Oo, naging parang somehow like a kryptonite nga, no? Kasi yung Digi naman kasi talaga, kumbaga pag
bigla siyang nawala sa meta, then suddenly biglang nandyan na naman siya. Parang yung somehow medyo malilito ko eh on how to play around it then. And yun yung ni-utilize talaga dito ng Burmese goal. Pero hindi lang naman kasi pwede na yun lang ang baon nyo. Diba? Like for example, ganyan ang ginawa ng Brand Esports. Willing nang ibigay yung Brand yung Yuzhong eh, as D got his most favorable hero on this on this draft. And suddenly, ganun pa rin. Para sa akin, Kuya Reptar, underwhelming yung performance dito ni Ace. We rarely see Ace with this kind of KDA. Most of the time, nakikita nga natin siya natatapos ang isang buong laro nang hindi namamatay. Yan sila maybe, yan sila kid. They're used to protecting Ace. Kaso ang problema kasi, the mechanic itself ng YSS, pero